sa mga private company channel G Mas TV. Sana po ay palagi kayong safe diyan sa inyong tahanan kung saan man kayo sulok ng mundo. At saka salamat nga pala sa ating mga subscribers. Medyo paparami ng paparami tayo. At saka kung hindi ka pa nakapag-subscribe mga pre, is consider mo subscribe ng ating channel. Alright, what's up mga pre? Magandang araw po sa inyong lahat mga pre. Mayroon tayong ito troubleshoot na ngayon. Prefire Minami Brania Minami. Ano to? Sabi ng may-ari, wala lang sounds. Walang output. Parang amplifier na naman yung titirahin natin ngayon mga pre. Kasi nagbibis na tayo sa kung ano ang pinapaayos dito. Ano ang inahatid sa atin dito sa customer natin. Yun lang ang magawa natin ng video. Wala pa tayong meron akong coming na video na about sa EDD TV. Baka mga next week siguro magawa natin yun ng video. Medyo busy pa kasi tayo ngayon mga pre. So ito lang muna. Buksan muna natin tong amplifier bago na to itis din. Yan na po ang naging itsura ng sa loob ng ating amplifier mga pre. Sakalin natin tong board. Kasi pansin nyo naman maraming daming kalawang. Daming dumi. Ito yung board. Ang gawin natin dyan, tanggalin natin tong board mismo. Linisan muna natin. So tatanggalin ko muna to. Tapos linisan muna natin mga pre. Okay. Alright, nalinis na natin. Medyo nalinis na natin mga pre. Medyo lang. Kinuha na natin yung mga kalawang-kalawang dyan. At ito na yung board niya. Medyo malinis na siya ng konti. Gumamit siya dito ng tiga mo naman. Gumamit siya dito ng output na ito B688 at saka DC718. Ito yung power output niya. Adisim lang mga pre, man, diskarte. Ipamiliarize nyo muna yung bawat section nyo pare. Ito yung output nya. Ito yung filter capacitor nya. 50 volts, 6800 UF. Gumamit sya dito ng dalawang 50 volts kasi yung EC input nya secondary is 25 025. So yung secondary main supply natin sa transformer is supply natin sa board 25 025. So try nyo multiply yan mga pre sa 25 volts times 1.414. ang lalabas dyan dapat hindi lalagpas sa filter capacitor nyo. Yun yung peak voltage nya. Yan. Ito yung relay nya. Kanina, nitesting natin to. Nag-switch naman yung kanyang relay. Kaso, wala tong display. Walang display sa itong LED nya. Ito. Wala siyang display dito. Pero ang unahin natin dito,
isisiguro muna natin yung ano, main board niya bago tayo mag-troubleshoot sa display niya. Unahin natin yung main board niya kung okay ba siya. Wala bang problema. Step by step lang yan mga diskarte dyan mga pre. Ito yung input ng left and right channel, patungo yan sa ano, patungo sa preamp. Okay. Check natin tong ano, board pre. Pero ang analyze ko dito kasi parang okay tong yung kanyang board kasi ano, nagsiswitch yung kanyang relay eh. Siguro good yung power driver on board natin. Kaya kasi kung may problema dyan kasi hindi naman magsiswitch yung relay natin eh. Maliban na lang kung kunti lang kanyang problema. So para malaman natin, ititest natin to. Ititestin muna natin mga pre. Right, itest natin yung ano, main arm natin. Kung okay, okay. Kung wala ba siyang ano, wala ba mong problema. Nakaset yung ano, tester natin sa 10AC. Nakaground na yan yung negative prod natin. Hanapin nyo natin yung ano, output ng ating amplifier. Bale, itong aning na paa na ito. Ito yung paa ng ating relay. Itong dalawang paa na ito, ito yung supply ng relay natin. Yung paa na, na may no, winding coil. Itong teka ito, ito yung output ng left and right channel natin. Ito naman pa ito, ipatungo to dito sa ano, dito speaker terminal. Kasi pag magsiswitch yan, magsiswitch yan din kasi dito eh. Pag ano, yung pag-switch ng relay natin. So dito na lang tayo mag-test. So on natin yung amplifier. Ayan. Nag-click na yung anong relay natin. Dito muna tayo sa isang channel. Sundutin natin yung ano, in. So pumitik yung tester point natin pag ano, sinungkit natin yung in ng amplifier. So meaning okay siya. Ito naman tayo sa kabila. Sungkitin naman natin itong, ito yung in nila. So okay siya. Medyo walang problema sa board natin. Check natin yung ano, pre-amp section. Kanando ng problema. So pero mas ano, mas maganda kasi ito i-troubleshoot to pag ganito, pag nagyan natin ng speaker. Lagyan muna natin yung speaker mga pre. So i-testing natin ulit yung ano, main natin gamit nyo yung speaker. Ano tayong wire, yung speaker na lang sa ano, video key ko pinagamit natin. Isang wire naka negative prod na yan, na naka ground na yan, nasa negative ng terminal ng speaker. So so ito yung output ng kabilang channel. Ano, hawakan natin yung signal. Okay siya, hindi nagsisinungaling yung tester natin. Kabila naman, okay siya. So focus tayo sa ano, preamp section natin. So na confirm natin kanina yung main arm natin, okay siya, wala siyang problema. So dito tayo magpo-focus ngayon sa preamp section, which is
yan yun ang nag ano nagko-control ng bus treble. Ito testing natin ulit with preamp na to mga pre. Tugtugin natin yung unit natin. Dito muna tayo sa kuan before sa ano sa relay. Okay naman siya mga pre. Kaso lang makapira tayo. Piniit ko yung main volume niya. Okay naman siya. Ito ang kabilang channel. Pero pag piniit natin yung atong baho niya, bass, walang function, wala siyang function pre. Walang pinagbago. Pero pag piniit natin yung treble niya, umiba naman siya. So meaning palitin na tong ano bass natin na ano volume. Okay. Testing natin yung kabilang channel. Ito naman tayo sa kabila. Pansin niyo mga pre, oh. 'Di ba? Lakas, ang lakas ng kabila, 'di ba? Kahit naka-off yung main volume natin, tumunog pa rin siya. At napansin ko rin sa relay natin, nagsiswitch siya, nag-off naman. Kaya pala, walang sounds to pre kasi yung relay natin kusang nag-off eh. Pero wag muna nating pansinin yung relay natin. Focus naman tayo muna tayo sa problema ng preamp natin. Kasi yung relay, normal lang yan. Kasi ano, protect kasi yan eh. Yan ang kasi nagpro-protect sa amplifier natin pag may problema. Try, pagganahin muna natin yung ano, preamp. So, palitan natin yung main volume mga pre. Kasi sa kabilang channel, okay naman siya. Nakokontrol naman natin sa main volume natin. Pero sa kabilang channel, hindi natin nakokontrol. Kasi ano, itong volume natin kasi stereo to eh. Left and right. Baka problema na sa kabila. May problema na. At saka ito yung ano, pihita ng bus. Palitan na natin to. Hindi natin na-control eh. Walang kahit anong, kahit ipo-full volume natin yung bus. Wala ano, hindi nakokontrol natin, hindi na-control natin yung bus. Itong treble, hindi na lang natin papalitan. So palitan muna natin mga pre, tapos testing natin ulit mamaya. Alright mga pre. Napalitan na natin yung ano. Volume, mga volume niya, main niya. Ito yung main niya, pre. 100K stereo. Turong bus 100K din stereo. Di na lang natin pinapakita kung paano to paano natin pinalitan. Kasi alam ko kaya nyo naman yan. Testing muna natin. So, off muna natin to. Off natin tong bus. Off natin to. Yung balance nya, steady yan, nakasintro. So, off natin yung ano. Dito tayo sa kabilang channel muna. Tsaka, fit natin yung ano. Kanina mga pre, ano, yung kabilang channel lang ang makokontrol. Kahit ang kabilang channel naman, kahit naka-off yung volume natin, tumunog pa rin. So, itong i-compare. Okay siya, di ba? So, lipat tayo. So, okay na siya, pre. Yung bus naman. Pwede siya mga pre, na-control na natin. May bus na ang lumabas pag pinihit natin yung bus.
So okay na siya mga pre. So testing natin sa dito sa ano. Dito na sa ano, terminal na natin. Output terminal. So hindi ba siya mamatay? Magti-trip siya mga pre, di ba? Pansin nyo. Namatay yung amplifier natin. Oo, nag-oo naman. Wala naman siyang problema mga pre. Kaso lang nag-trip siya kasi ano. Malaking wattage yung speaker natin eh. Mayroon tayo sa bali dalawa. Tapos medyo maliit lang naman tong ano amplifier natin. Kaya nagpo-protect yung anong relay natin. Oh, yan yung kanyang trabaho kasi. Pag ma-overload natin yung ano nating amplifier natin. Pag hindi niya kaya, pag umiinit na yung masyado yung output natin. Automatic mag-trip up yung relay natin. Yan ang dahilan ng ano, pagkasira ng ating amplifier, yung overloading. So kuha na okay na yung ano, amplifier natin, tumunog na, ito na yung problema natin. Ano. Ito naman yung display niya. Check muna natin yung mga pre, check natin. Okay mga pre, na-check na natin itong ano, yung display niya. Okay naman, good naman yung ano supply niya galing sa transformer. Kaso lang may sunog dito sa part na ano dito din natin mapakita. May sunog dito sa ano sa yung LED niya. LED display. At yung uminit masyado yung IC niya. So wag na natin 'to ipilit para ano, wala tayong pang-replace nito kasi mga pre. Lagyan lang natin 'to ng light indicator mga pre, LED. Para ano, para malaman, para alam malaman ng ating may-ari nito na kung naka-on ba yung amplifier niya or patay ba. So ano, din natin ipapakita kung paano maglagay ng light indicator mga pre. So salamat sa panonood mga pre. See you my next video.